3-in-1 cake naman tayo for today's video. Mga Mi, tara na G! Napaka-perfect na idea na ito para i-offer ninyo as promo cake. Sa presyuhan naman, bahala na kayo. Depende yan sa costing nyo. Mahirap kasi na nagbibigay ako ng presyo. Tapos, mahal siya sa lugar ninyo or mura siya sa lugar ninyo. Kaya hindi ko na sasabihin sa inyo ang presyo. Bahala na kayo dyan. Amazing! Bale, itong size ng cake na ito is 6x4 and semi-fondant siya. Soft icing ang cake na merong mga fondant details. And ang theme ng cake natin is boho theme cake. And meron itong kasamang mini number cake and 1 dozen na cupcakes. Amazing! At habang ginagawa natin itong cake natin, pag-usapan naman natin kung paano maiiwasan na makansela ng cake order. Gusto niyo yarn? Hindi ako expert at hindi rin ako super duper matagal na nagbe-bake ng cake. Nag-start lang ako noong 2020 and nag-full-time lang talaga ako noong 2022 or 2023, hindi ko na maalala. Pero ang ginagawa ko kasi is charge to experience palagi. So every time na meron ako nakikitang loophole sa aking proseso, is ginagawan ko siya ng paraan. At isa na nga itong cancellation na yan, na good thing naman never pa nangyari sa akin. At gusto kong i-share sa inyo ang technique na ginagawa ko. Amazing! Una sa lahat, dapat meron tayong rule na no DP, no cake policy. Meaning, kung walang down payment si customer sa inyo, hinding-hindi ninyo ibubook ang cake order. Kaibigan man yan, kakilala, kamag-anak, kapitbahay, jowa, asawa, ate, kuya, kahit sino pa yan, dapat palagi nyo nire-require na magbigay muna sila ng down payment bago nyo i-book ang cake. Bakit? Kasi hindi sa lahat ng oras mapagkakatiwalaan ng mga tao at hindi sa lahat ng oras ay stick sila sa mga salita na binibitawan nila. And hindi rin sa lahat ng oras ay hindi nagbabago ang sitwasyon. So for example, merong emergency na nangyari or biglang nagbago yung isip. Kunyari, pangregalo sa jowa tapos biglang nag-break kaya pinapa-cancel, diba? So sino ang maaapektuhan? Sino ang kawawa kapag hindi ka tumanggap ng down payment? Tapos naka-prepare na ang lahat tapos bigla last minute nag-cancel ang order. Sabihin na natin na 1 week pa lang before ng event ay nagka-cancel na yung customer mo. Pwede pa rin ba na ibigay or i-refund natin yung pera nila? Para sa akin, hindi. Bakit? Kasi kung hindi siya nag-order, kung hindi mo in-accept yung order niya, kung hindi mo binook ang order niya, dapat meron kang binook na ibang order. Meron dapat laman yung slot na para sa kanya. That said, kung nag-cancel siya tapos binalik mo ang pera niya, edi ikaw ang nawalan. Kaya dapat another rule ninyo is no refund, no cancellation policy. Oo, minsan medyo mahirap na mag-stick sa rule natin, lalo na kapag kakakilala natin or kaibigan yung mga nag-order. Pero kung stick tayo sa rule natin and tayo mismo ay sinusundan natin to at hindi binabale, hindi tayo mahihiya sa kanila. At kung kaibigan talaga nila tayo, kamag-anak, at sinusuportahan talaga nila tayo, hindi nila aabusuhin or hindi nila babaliin ang kung anong rules na meron ka. Palagi ninyong tatandaan na ang tao, hanggat kayang umabuso, aabuso yan. Kaya wag na wag ninyong hahayaan na kayo ang palaging talo. Nagnenegosyo kayo para kumita ng pera para sa future ninyo, hindi para i-please ang mga tao. Palitan nyo na yung mindset ninyo na kaibigan ko naman kasi yan, kakilala ko naman, kaya tiwala ako sa kanya. Hindi ba dapat kung kaibigan ang turing nila sa inyo, dapat yung suporta nila sa inyo ay todo-todo 100% at hindi nila hahayaan na malugi ka? Dapat ang goal ninyo is bibili ang mga tao sa inyo dahil mahal nila at gusto nila ang mga produkto ninyo, hindi dahil sa palagi nyo silang napagbibigyan. At ito na ang final result! O diba, ang syala ng mga cakes natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!